Yon, so what is up mga ka-exotics? We're back at it again with another feeding video at maikling rehousing sa panibagong addition sa ating collection. Yon, so bago natin simulan ng ating video, ito muna ang inyong mga shoutouts. So Tracy Loreto, Irugun, Chelsea Waters, Aldrin Lobrigo, Latrell Escasinas, Carlo Bautista, Angelica Patawig at Renzel Abela. Yon. So yun lang ang ating mga shoutouts for this video. So kung gusto niyo pa ma-shoutout kayo, comment down below lang at para ma-shoutout ko kayo sa ating next video. Yun. So bago natin simulan ang ating feeding video, i-rehouse muna natin itong Brachypelma Emilia natin dito sa enclosure na ito. Yan, so niready ko na lahat ng mga gamit natin. So ito ang ating spoon, coco peat, peat moss, tapos yung stick natin. Yun. So una, lagyan muna natin ito ng coco peat. Mabilisan lang ito. Yan. Lagyan na natin. Sunod is yung peat moss. Yan. Lagyan natin yan. Lagyan natin. Kasi konti pa lang siya. Baka kulangin sa yung lili. Yan. So yan, nalagyan na natin ng peat moss yan. So ang gagawin ko, hahaluin ko lang din ulit yan. At dahil nahalo na natin, ilalapat natin yan. Oops, nagalok yung camera. Sorry guys. Yan. So okay na siya. Yan. So, ang sunod natin gagawin is tatabi muna natin ito, syempre. Para hindi tayo mahirapan. Ayan. So, ito na. Ang ating Brachypelma Emilia. So, kita nyo, sobrang liit. Pero goods na goods siya dito sa enclosure na yan, panigurado. Ayan, lipat na natin. Oops, bago yan. Nakalimutan natin. Hindi pa natin na-mist. Yun. Ito na ang ating mist. Ito na ating spray bottle. Umi-mist lang natin itong isang side na to. Ayan. So, ayan, na-mist ko na siya. Ito na. Lipat na natin itong bilisan lang. Dahil papakainin pa natin ang iba nating slings. Uy! Pinahihirapan ako. Oh. Saan ka pumupunta? Yun. Ito na siya sa kamay ko. So, hindi recommended guys na hawakan nyo yung tarantula kahit ganito palang kaliit. Dahil unang-una, delikado sa fish yun. At para sa atin. Pero since maliit pa lang to, goods na goods pa naman siguro. Yun. Oh. Oh, sorry, hindi nakita sa video. Ayan, ayan na siya. So, tutulak lang natin siya papasok. Uy! Hindi ka derby. Yan. Hindi na siya sa loob, guys. Yan. Kung makikita nyo. Sobrang liit niya dyan, pero goods naman na siguro siya dyan. Yan. So, takpan na natin ito. Tabi na natin. Yun. So, simulan na natin ang part 2 ng ating feeding video. So, last video, kung napanood nyo na, ang pinakain natin is yung mga juvie size natin. So ngayon, ang papakainin natin is yung mga slings natin. So mabilisan lang din to guys. So pag hindi nila kinain agad, tatakpan na natin at babalikan na lang natin mamaya. Yan. So latag na natin to. Ito yung mga feeders, naka-ready na din. Yan, makikita nyo. So na rin natin to. Tinakpan ko to dahil nakakaakyat sila sa gilid. Hindi ko alam kung bakit. Pero hayaan na natin. So okay na yan. Nasa na ang ating panghuli ng lots. Wait lang guys. Kunin ko lang. Yun. So nakuha ko na ang ating chani o tweezers. So itong una natin pakakainin is yung albiceps natin. Yan. So ito yung pangalawa kong albiceps.
siguro mga half inch na to, or 1 inch siguro. So huli tayo ng ducks. So 3, 2, 1. Yun, kinain niya na guys. Yan o. So makikita nyo, uy, nakakatakas yung mga lats natin. Bangon ulit natin yan. So kung makikita nyo, sa unang tingin mo siyang vegans, tilt-to-cattle vegans, pero kung makikita nyo yung carapace nya, yan, puti. So yun yung indication na albiceps to, hindi vegans. So tabi na natin to. So dahil nakita nyo na ang ating albiceps, sunod na natin is yung brachypelma o tilt-to-cattle vegans, yan. So yung makikita nyo yung carapace nyan is kulay itim, dark. Hindi siya yung katulad ng albiceps na kulay puti. So, pakainin na natin to. Isa na natin. So, 1 inch na rin siguro to. So, yun. Huli na tayo ng lats. Yan. So, 3, 2, 1. Yun. Kinain niya na guys. Yun o. So, tabi na din natin to. So, ito ang ating tilt-to-cattle vegans. Yan. So, ang sunod natin is yung Chaco o Gramus tola poikrites. Yan. So, itong Chaco natin, hindi ko alam kung bakit, pero mahihain sobra to. Hindi ko pa siya nakikita kumain sa video. So, sinusubukan ko siya, pero hindi niya talaga kinakain. So, try natin ngayon. 3, 2, 1. So, ayaw na naman. Kung makikita nyo, ayaw talaga. So, tulak natin yung lats. Papunta sa kanya. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayaw niyang kainin. So, ang ginagawa ko dyan, iniiwan ko lang siya dyan. Then mamaya, panigurado, kakainin niya yan. So, hindi pa to pre-molt dahil kaka-pre-molt lang nito last week siguro. So, next na tayo. Pero ipapakita ko na lang sa inyo kung kinain nila mamaya bago matapos ang ating feeding video. So, ito ang next natin is tilt-to-cattle albopilosum. So, ito is Honduran form. So, hindi siya Nicaraguan. So, pakainin na din natin to. Skittish din tong albo natin. Hindi ko nakikita mag-take down to. Pero subukan natin ngayon. Yun! Kinain niya guys. Kita nyo? Yun o. Napakagandang SP. Yan. Yun. So next na tayo. Dahil mabilisan lang to. Marami pa tayong pakakainin. Yan. So ang next natin is yung bago natin nakuha is yung Jenny. So may red na yarn to dahil indication to na possible pre-molt sila, pero susubukan pa rin natin pakainin to dahil hindi ko rin naman sure, newbie pa lang tayo. Pero nilalagyan ko ng red na yarn para indication siya na looks pre-molt siya. Uy! Dito lang guys, may nakatakas na lats. Ah! Yun, so nahuli ko. Ito. Mahulit. Ito din. So pinatay ko na dahil napakakulit nila. Yan. Diyan lang kayo. Huwag nyo akong pahirapan. So pakainin na natin to. Huli tayo ng maliit lang. Yun. Ito siguro okay na to. Yan. So, kainin natin. Yun, nalaglag na siya. Yun. Guys, kinain niya. Sorry, hindi ata nakita sa video dahil namumroblema ako dito sa mga lats na to. So, cut muna natin yung video. Ililipat ko lang tong mga lats natin para hindi sila makawala. So, I'll be back guys. Yun, so nagbabalik tayo guys. Ito,
nalipat na natin yung lats natin, hindi na sila makakatakas yan. So ang next natin is itong Insegold natin. Ayan. So may red yarn din siya. So sabi ko nga kanina, indication yun na looks pre-mold sila. Pero hindi ako sure dahil newbie nga lang tayo. So ito na, pakainin na natin to. So malaki-laki na to. So ang bibigay natin sa kanya is ito. Ito. Ito guys. So laglag na natin. Malakas kumain to. So, uy! Matakas na naman. Ayan. Nahuli ko na ulit guys. Ito na. Yun. So pakainin na natin to. 3, 2, 1. Uy, kumapit. Ayan. Uy, kumapit sa tweezers guys. Yun. So andyan na siya. Tingnan natin kung kakainin. Galawin natin. So nagtago siya. So ang gagawin natin, iiwan ko lang to dito. So babalikan ko siya mamaya kung kakainin niya. So next tayo. So ito guys, Insegold ulit. Yan. So yung nauna, yun yung pangalawa natin Insegold. Ito yung panguna. Yan. So pakainin na din natin to. Itong maliit yung abdomen niya, so panigurado kakain to. Kaya laglagan na natin. Walang ano-ano. Bahuli kayo. Yun. So, yan na. Kapakainin natin. Ay, nalaglag agad. Yun! Kita nyo guys. Sobrang ganda ng takedown niya. Yan. Yun o. Oh. Ganda o. Oh. Pasensya na guys sa reflection ng ilaw. Yan. So, ayusin na natin. Yan. So, ayan siya guys, ang ating Insegold. So next na tayo. Ito ang ating next na piece, ang Gramostola Poultry Pes ulit. Yan. So ito, minsan na merong takedown to, minsan wala. So tingnan natin kung mag-takedown siya para sa atin dito sa video. So 3, 2, 1. Uy, na-stock na naman yung lot sa tweezers natin guys. Ayusin natin. Yan. Ito na. So 3, 2, 1. Yun. So kung makikita nyo, uy, yun na. Ang kakainin niya guys. So yun, kinagat niya na guys. Ayan. Hindi lang makita ng maayos dahil dun sa reflection ng ilaw. Sorry. Ayan. So ayan siya. Ayan, nakagat-agat na. So lipat na tayo. So guys, marami pa tayong slings dito. So tingin ko, ito na yung last na tatlo. Pakakainin natin. Then hintayin nyo yung part 3 nito. So dun natin pakakainin lahat ng slings natin. So sana dun sa video na yun, mapakain na natin lahat. Ayan. So usod lang natin itong ilaw dahil nagre-reflect talaga siya. So pangit sa camera. Okay. So meron pa rin. Hayaan nyo na, okay na yan. Nakikita naman siguro. So buksan na natin. Ito yung ating OBT. Ayan. Nakikita nyo, ayan, OBT. Malalakas kumain itong mga to. So, bibigyan natin siya ng good size na siguro. Yan. Okay na siguro to. So, hindi ko sila pina-power feed dahil 2 weeks na siguro yung huling kain nila bago ko sila. So, okay na siguro itong malaki na to. Since OBT naman sila. So, 3, 2, 1. Oops. Sorry. Sorry guys. Nagalaw ko yung OBT natin kaya nag-board pala yun. Yun! Kinain niya na. So ang mga OBT, kilalang aggressive eater yan. So hindi kayo mapapahiya tuwing nag-feeding video kayo. So
So kung gusto nyo makakuha ng magagandang shot ng takedown, try nyo tong OBT, pero not recommended siya sa mga beginner kasi sobrang bulky nila. And pag lumaki sila, sobrang tapang nila, laging sila nagte-threat pose. So hindi ito recommended sa mga beginner. Ito na, OBT ulit guys. Ayan. Pakainin na din natin to. Ayan, ito. Okay na siguro ito. 3, 2, 1. Yun! O diba? Harus sinusubo ko lang sa kanila pero kinakain nila. Ganyan sila ka-aggressive sa feeding. Ayan. So, next tayo. So ito is OBT ulit. Siyempre OBT to. Kaya tatlo kinuha ko dahil hindi ako pinapahiya nito every feeding. So sobrang saya nila pakainin kasi hindi sila tumatanggi sa pagkain. Yan. So malaki-laking lats ulit. So 3, 2, 1. Yun! Kita nyo yun guys. Yun. So na-miss ko na to kaninang umaga. Kaya no need na para i-miss niya. Dahil siyempre masipag tayo mag-miss sa tuwing nakikita natin hindi na dump yung Cocopeat. Yun, so guys, dito na nagtatapos ang ating part 2 ng feeding video. Abangan nyo yung part 3 next video. So thank you sa panonood guys, sana nag-enjoy kayo, and please like, comment, share and subscribe kung nagustuhan nyo itong video. And sa mga shoutouts, please comment down below lang kung sino ang gusto ma-shoutout next video. So yun lang guys, salamat sa panonood. Bye-bye!